Hello guys! So, summer na naman at parating na naman ang tag-init. At kasabay nito, tiyak na parating na din naman ang kalaban ng ating mga dogs. Walang iba kundi ang ticks o garapata. So, kaya sa ating video ngayon, mga ka-dog lovers, mga ka-newbie, ating pag-uusapan ang tungkol sa kalaban na ito ng ating mga dogs. Ano ba itong garapata o ticks? Saan ba ito nagmula? At ano din yung mga sakit na maaaring dulot nito sa ating mga dogs? At pinaka-importante, paano ba natin masusugpo ito, ma-exterminate ang mga kalabang ito ng ating mga dogs, lalong-lalo na po ngayon parating po na summer. Okay guys, so please keep on watching sa ating channel at dito makakakuha tayo ng mga tips kung paano natin aalaga natin mga aso, ipagsasangga lang laban sa nagdadalang sakit na ito na insekto. Okay, so una, ganyan binanggit natin mga dog lovers. Ano ba itong garapata? Well, ang garapata po, para sa kalaman nating lahat, kadalasan po itong napapagamalang o binibilang sa mga insekto. Pero ang garapata po ay hindi insekto, kundi isang uri ng, sa pamilya siya ng arachnids. Kasi ang mga garapata po, unlike ng mga insect na mayroong anim na legs, ang mga garapata po ay eight-legged na po. Meron silang walong mga legs at ang garapata po ay walang antena na gaya ng mga insect. Kaya kabilang po sila sa tinatawag ng mga arachnids, kagaya ng scorpion, gaya ng spider, mites, at iba pa. Okay, yan po yung garapata. Kakaiba po sila. Oh. Iba itong mga garapata kaysa dun sa mga flea o yung mga tinatawag na pulgas na ito yung tumatalo ng malakas. Actually, yung mga flea po ay napakadaling sugpuin. Madali lang itong exterminate. So, hindi natin siya isasama sa ating topic ngayon. Focus tayo sa napakahirap pa pugpuksain na kalaban ito ng ating mga aso na nagdadala ng sakit, ang mga ticks. At ang mga garapatang ito, mga dog lovers, mga kanyubi, ay tinatawag na mga blood suckers, arachnids. No? Kasi nga, once na siya ay makadapo na sa kanyang host, halimbawa sa ating mga dogs, is ang gagawin niya, gamit yung kanyang parang scissor, no? Parang gunting na mga ngipin, is talagang sisipsipin na yung dugo ng ating mga dog for a days. At yun din ang isang dahilan o paraan kung paano siya nakakapag-transmit ng disease. So, ganun sila, no? Mga blood suckers po itong mga ticks na ito. At alam ba nyo, mga dog lovers, mga kanyubi, na ang isa lang adult na ticks o garapata ay pwede makapag-deposit ng egg niya ng 3,000 to 6,000 na mga eggs on the ground, no po? Ganun karami ang pwedeng maitlog ng isang garapata. Kaya alam, nakita tuloy natin, no? Sa mga naka-experience na kapag nagkaroon na ng tinatawag na ticks infestation, pag-uusapan din natin mamaya, is napakahirap na itong control. Napakabilis po nilang dumami mga ka-dog lovers at mga kanyubi. Subalit, ang question muli, kagaya ng binanggit natin kanina, is saan ba nanggaling itong mga garapata na ito? Siyempre, sasabihin natin sa mga dogs, is nakuha ng dog yung garapata, sa ibang dogs, ay sa nakuha ng ibang dogs yung garapata, sa dogs pa rin. So, hindi po, ano, ang mga ticks na ito, originally, nagmula po sa mga grass, sa mga hawood, sa mga lugar na may mga puno, may mga halaman, may mga dahon. Doon po sila nag-stay. At doon din sila nag-aabang ng kanilang host kung saan sila ay pwedeng lumipat. Kaya nga, makikita natin na meron din kahit yung mga ibon na po, kinakapitan din ng mga ticks na ito. Yun pong pinagmula nila, doon sila kapag hindi pa sila active sa ating bahay, doon muna sila nakukuha ng ating mga dogs. Kaya ang ating pong advice ay kapag kayong ating mga dogs is na-treat na ng ticks, wala siyang garapata, at nilabas natin sa mga grass, pag-uwi, check natin mabuti. Yung katawan lang, baka may nadala silang isang garapata, ilan lang, na kung maalis agad natin ito, hindi na po ito magdudulot ng infestation sa ating bahay. Yun po, doon ang gagaling ang mga ticks na yan o garapata. Ano po ba yung mga sakit, no, na dala ng garapata, ang garapata sa ating mga dogs? So, binanggitan natin na mga blood suckers nga ito at ang kung magkakaroon ng infestation ng ticks ang ating dogs, is pwede po siyang magka-problema sa tinatawag na kakulangan ng dugo, magka-anemia, ano po, yung mga dogs kasi malakas sumisip ng dugo ang mga garapata na ito. At mayroon pang iba pang ticks-related na mga diseases na nakukuha sa dog. Isa po doon yung tinatawag na ehrlichiosis, na po, ehrlichiosis kung yun ang tamang pagbigkas, na kung saan ito rin yung kapag yung dog natin
ay nakikita nating nagkakaroon na ng nosebleed, no? Kung sa tao ay parang binabalingon mo yung nosebleeding na walang patid yung pagtulo ng dugo sa nose ng ating mga dog. Kadalasan ito po ang nagkukos nito yung mga garapata dahil nga dun sa infection, no, ng tinatawag na diseases na related dito, no, ehrlichiosis po, no? Ehrlichia, no po. So, mahalaga na maagapan, ano po, yung ating mga dogs kapag sumalakay na nga o nagkaroon na nga ng ganitong uri ng mga arachnids, ano, mga garapata na pwede makapinsala o magdulot ng sakit sa ating mga dogs. Ngayon, ano ba yung mga nasubukan na paraan upang ma-eliminate, ma-exterminate ang mga garapatang ito, ma-prevent, no, sa ibang pananalita? So, iba't iba pong ginagamit natin. Pero sa video nga ito, ating pong pag-uusapan, o magbumungkahi tayo ng effective na mga napatunayan, ano po, tested na talagang kayang sugpuin ng garapatang itong ticks na ito, ano po. Kung over the counter po sa mga vet, mayroon pong iba't iba silang ino-offer, no, na solusyon sa garapatan ito na diyan po yung tinatawag na oral tablets, na po. Ganyan din yung spot on, yung pinapatak doon sa likod o sa batong natin mga dog. Nandiyan din yung mga collars, na po, tick collars na inilalagay sa collar o sa leg ng ating mga dog, na ito ay mayroong properties, meron itong kakayahan na matanggal, ano po, mawala yung mga garapata. So tingnan natin kung ano yung mga advantages at disadvantages ng mga solution na ito. Yung oral tablets, napatunayan po kasi yan na safe to, no? Lalo na yung may mga brand na kagaya ng Brobecto, no? Mixed Guard, no po. Is wala silang side effect halos, no? Talagang safe sila at madaling i-administer sa ating mga dog. At yan po ang ginagamit ng marami at yan ginagamit ko din. Okay, ito naman pong spot on, na tinatawag spot on play kagaya ng mga brand na Frontline at yung iba pa, no po, na kung saan pinapatak dito sa parting dun sa shoulder blades ng ating mga dog, sa pagitan ng shoulder blades, kasi yun po yung lugar na hindi kayang dilaan ng ating mga dogs. Pero may mga brand na ganyan na hindi masyadong effective. So kung minsan hindi natin kailangan magtipid, ang hanap natin yung quality talagang effective. At hindi rin naman ito sabi natin nakalalason sa ating mga dog, pero iiwasan pa rin natin, ingatan natin na madilaan, malik ng ibang animals kagaya ng mga ating pusa, ano po, kasi yung mga pusa pwede rin magkagarapata. At kung minsan yung gamot na hindi hazardo sa ating mga dog ay nakakapinsala sa ating mga cat, ano po. So ingatan din natin yon. Nandiyan din yung tinatawag na tick collars, na po yung collar na ang purpose nito is yun nga, o kaya may pagsanggal lang mula sa garapata ng ating mga dogs. Pero kung minsan na po ito ay nagiging problema dito kapag marami tayong aso, inangat-ngat ng kalarong aso, kaya sumasabit sa iba't ibang mga kapag naglalaro sila. So may mga tinatawag ding mga disadvantages, pero yan ay mga effective din po, ano, na magagamit. Okay, so diyan sa tatlong yan mga ka-dog lovers, ano, ang napatunay nating effective is yung tinatawag na oral tablets, na po. Once na mabigyan nito ang aming mga dog sa aming kennel, talagang nakikita namin yung mga garapata nila, talagang isa-isang naglalaglagan, namamatay sila, at hindi na talaga sila bumabalik for a month. At kung inimintin natin yun, ano po, yung kalinisan sa ating kennel, hindi na sila basta-basta nakakabalik yung garapata. At yun ang pag-uusapan natin. O kasi, kahit po gamutin natin yung ating mga dogs, mabigyan natin ng ganun mga mahal na gamot, ma-administer natin ng mga anti-ticks, pero yung ating kennel o yung lugar na kung saan nag-i-stay yung ating mga dog, hindi natin nalilinis. At whereas yung mga ticks ay nakapag-deposit na doon ng mga eggs nila, nakapangitlog na, so babalik muli yung garapata. Yan ang pag-uusapan natin, mga ka-dog lovers. Ang magagawa natin dyan, no, nangyari na din po yun sa aming kennel na kung saan ay nagkaroon ng ticks infestation. Masasabi po natin, mga ka-dog lovers, mga kanyubi, na infestation na kapag yung mga garapata, eh, hindi lang nandoon sa dogs, no? Tandaan, sinabi po natin kanina na yung isang adult na garapata ay pwedeng makapaglay ng eggs ng 3,000 to 6,000 na mga eggs, no? Isang, ano nyo, isang anakan lang. So, isipin kung yung garapatang nasa atin yung mga 1,000 garapata na adult or more pa, no? Mas madami pa. So, makikita natin kapag masasabi natin infestation, kapag yung garapata o hindi lang nasa floor, nasa mga muebles na natin, nasa mga dingding, iba nakakaabot pusa
sa ceiling ng bahay sa kesame, no? Nasa mga agay, punong-puno na ng garapata. So, useless kung yung dog lang ating ditrets, mga ka-dog lovers, mga ka-newbie. At hindi na dapat natin hintay na dumating pa yung ganong karaming garapatan, dumami ng dumami sa ating kennel. Ang magagawa po natin kung ganun ang situation is, simpre, lagay muna natin sa isang safe na lugar yung ating mga dog, separate sila, at gumamit ng mga tinatawag na mga pwedeng chemicals or mga safe na paraan upang ma-eliminate ang mga garapatan ito. Gusto ko lang banggitin yung ginagamit po ng ating mga kapwa breeders na napatunayan nilang effective, ano? Yung iba po ay gumagamit ng 7, tinatawag 7. Actually, ito pong 7 is anti-insect na ginagamit ng mga farmers, no, po, ng mga nagahalaman. Pero talagang napatunayan na kapag ito ay ginamit sa mga garapata, yung pong direct contact, patay kaagad ang mga garapata. At hindi rin sila makapag-multiply, hindi sila makarami kapag in-spray natin doon sa lugar kung saan na mayroon ng ticks infestation. So, kung gagamit pa tayo nito, natitiyakin natin na sprayan ang lahat ng sulok, mga lugar na kung saan nag-stay ating dog, mga basahan na ginagamit doon o mga gamit doon sa kennel, doon sa cage. Tiyakin natin lahat ay maaabot o malalagyan ng solution ng 7 ginagamit po. No? Madali po yung mabili sa mga agri-supply, no? At mura lang po yan. Yun din, gumagamit po iba ng bleach, no? Yung matatapang na bleach, gaya ng Sunrox, is kasi po, pag nakontak din yun sa mga eggs ng mga garapata o sa mga garapata, is namamatay po sila doon. Siguro, gagawin natin yun ng ilang beses para matiyak na patay na lahat yung mga garapata. Kasi kailangan natin yung ulitin kasi yung mga egg pa lang, i-covered po sila ng matibay na shell. Hindi basta tatablan ito ng gamot. So, hintay natin na mag-hatch yung mga ilang batch, yung mga susunod na batch. Tapos, atin uli silang bubumbay, ispray ng gamot hanggang sa maubos po ang mga egg. And then, yun pong mga dog natin, ano, after na matreat ko natin ang sabihin natin ng oral tablets na yan, spot on or yung collars na po, nawala na yung garapata sa kanilang katawan, ayun pong mga bakas, no, yung mga pinagkagatan kasi nga ang kanilang mga teeth, parang scissors yan ng garapata. Nagiiwan po yan ng wounds, no, maliliit na sugat sa balat ng ating mga dogs at yan po ay makate. Pwede sila makate yan. So, kung minsan nakita natin wala ng garapata pero nag-scratch pa rin sila, scratch ng scratch, no? Yan ang dahilan. So, makatutulong po yung mga organic shampoo o yung mga shampoo na may anti-itching properties, no? Lalo na po yung mga herbal, mas maganda yon na para mag-suit, no, yung balat o balahibo ng ating dogs. Paliguan natin sila noon until such time na yung mga sugat na iniwan, yung mga wounds na iniwan ng kagat, no, ng bite ng garapata ay mawala na po. Ayun. At once na mawala na sa ating dog, and the minimize nga sa bahay hanggang sa maubos, doon po natin iingatan yung ating kennel o yung lugar na hindi na bumalik ang garapatang ito. Pananatilihin natin yung kalinisan doon at yung mga dog natin kapag ilalabas natin, lalo na po sa panahon ng summer, sa mga lugar na maraming aso, mga dog, titiyakin natin na pag-uwi ng bahay, mag-check natin, baka nakapagdala sila ng kahit isa, lalo na yung mga adult na, ano po, ay pwede ulit itong pagsimulan ng breeding ng mga ticks na ito. Ano po, mga dog po ang ating binibreed at hindi mga garapata, no. So yun guys, ano, napakahalaga na maagapan natin yung mga garapata na hindi ito makapag-breed sa ating bahay, makapag-reproduce at dumating sa point na magkaroon ng infestation na kung saan mahirap na itong sugpuin, ano, mga ka-dog lovers, mga ka-newbie. So ingatan natin ating mga dogs at kung alam natin yung procedure, yung tamang paraan, bagay na binanggit natin, nasa atin na yun kung anong pipiliin nating paggamot. Huwag tayong mahinayang doon sa mahal kung ito naman ang effective. At huwag nating ipilit yung mga paraan na pwedeng makagdulot ng hazard, no, ng panganib sa health ng ating mga dog. Kasi mayroon pong mga tinatawag na DIY, no, na kung saan ay hindi ligtas o safe sa ating mga dog. Nakalalasong mga chemical. Yung iba pa nga, ginagamit yung change oil, pinagpalitan ng mga engine oil, ano po. Kawawa yung dog, binubuhusan ng change oil, pinagpalitan ng engine oil sa katawan. Siyempre, mamamatay nga ang garapata doon kasi malapot kasi yung oil. So, yung viscosity noon ay hindi makakahinga yung garapata. So, puputok yung katawan niya. Pero, at the same time na po, yung epekto nito sa ating dog is talaga namang kawawa. Nawawala yung susugat yung balat ng dog, natatanggal yung balahibo dahil sa chemicals. Ayun, marami pong safe na paraan. At kung tayo mga tunay na dog lovers, na po mga ka-newbie, gagamitin natin yung mga safe na paraan upang ma-address ang problema ito at masolusyonan
Okay guys, yun lang ano, sana ay nakakuha tayo ng mga tips kung paano natin na masusolusyunan ang problema sa garapata. Lalo na para po doon sa mga newbie ano, na ginagawa dyan kita natin isa-isang tinatanggal at saray-saring ginagawa, inalalagay sa gas, ipinaplas sa inodoro, sa bowl. Araw-araw nilang ginagawa yun, pero hindi maubos-ubos. No? Dapat po ang ating ma-address ay yung source at kung paano ito epektibo mapapatay at sa ganyan hindi na magkaroon pa ng infestation. So yun lang guys ano, sa ating video ngayon, sana ay patuloy tayong manood sa ating channel, patuloy po tayong mag-like and subscribe yung para sa hindi pa po mga nakasubscribe, at asahan po nyo na patuloy tayong mag-upload ng ganito mga video regarding sa ating mga dogs, kung paano sila alagaan, kung paano natin mapapanatili na maayos habang nasa ating mga pangalaga ang pinatawag na ito na man best friend. Yun lang, maraming salamat guys at sana ay lagi po tayong mag-ingat. Bye-bye! Thank you.